Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone NBA Rasyon para sa pangalawang video natin ngayong araw na ito. Chop suey tayo doon sa nakaraang video. Sa mga hindi pa nakakapanood, puntahan nyo lang sa video section yung kani-kanina lang na ating in-upload patungkol sa mga bagong acquisitions ng Lakers. Ngayon naman, chop suey, may Golden State Warriors, Chicago Bulls at iba pang mga free agency balita. Unahin natin ang Chicago Bulls. Itong si DeMar DeRozan ay pumayag na sa isang 3 taon na $85 million deal sa Chicago Bulls. Kahapon lang napag-usapan natin doon sa ating video na ito nga ang mukhang mangyayari at tunay nga, naganap na nga mga kabasketball. Sumama na si DeMar DeRozan sa isang Chicago Bulls na kakakuha lang sa serbisyo nitong si Lonzo Ball at si Alex the Goat Caruso. Aba, nagpapalakas talaga ito, no? Isipin nyo naman, no? Zach LaVine, DeMar DeRozan, Lonzo Ball sa point guard, meron nga pang backup na defensive point guard na si Alex Caruso at syempre nandiyan si Nikola Vucevic na dating kakampi ni DeMar DeRozan sa University of Southern California. At ang matindi pa riyan, nandiyan pa si Kobe White na kanilang starting point guard nung nakaraang season. Mukhang ikikip pa rin ang Chicago Bulls yung starting lineup na yan. Pwede nilang gawing off guard itong si Lonzo Ball, no? Parehong point guard, pwedeng pagsabay niyan dahil mas matangkad naman itong si Lonzo Ball. Kaya sa tingin ko, wala namang magiging problema. Solid talaga ang backcourt rotation nitong Chicago Bulls. At ang maganda pa riyan, mga kabasketball, nakuha nila itong si DeMar DeRozan nang hindi pinapakwalan si Lauri Markkanen na kanilang forward na 7-footer. Ang kapalit ni DeRozan ay itong si Thaddeus Young, isang future first-round pick at 2 second-round picks. Take note, pumasok ang Chicago Bulls sa playoffs itong nakaraang season. Kaya mukhang mas lalo pang gaganda ang kanilang chances na mag-advance pa ng mas malalim dito sa susunod na season. Para sa fans naman ng Golden State Warriors na palagi nagtatanong sa akin, update naman dyan. Boss Mike, eto mga kabasketball, nakuha ng Golden State Warriors ang serbisyo ng 28-year-old na forward na si Otto Porter Jr. Tinanggihan ni Porter ang mas malalaking alok sa kanya para maglaro para sa Golden State Warriors. Kaya malaking bagay ito sa Golden State dahil nakakapagreserba pa sila ng kanilang ibang budget para makakuha pa uli ng iba pang mga players. Magandang pickup si Porter para sa Golden State Warriors dahil kahit na hindi masyadong maganda ang nilaro nito doon sa rebuilding Chicago Bulls at nalipat naman siya sa hindi masyadong kagandahang koponan na Orlando Magic dahil talagang pinamigay na yung kanilang mga pyesa. Nag-average lamang itong si Porter nakaraang season ng 9.7 points and 5.4 rebounds per game, 37.5% shooting from 3-point range. Hindi naman masama dahil ang career 3-point shooting nitong si Porter ay 40.2% from downtown. At tumitira lamang siya ng 3.3 attempts per game, mataas yung 40% para sa dami ng attempts na kanyang ginagawa. At hindi lang yan, may depensa. Itong si Otto Porter Jr., ang kanyang wingspan ay 7 feet 1 at may athleticism naman din na depensahan ang kahit na anong posisyon. Nakuha rin ng Golden State Warriors ang serbisyo sa veterans minimum na naman, mga kabasketball. Parehas ni Otto Porter Jr. ang veteran stretch big man na si Nemanja Bjelica. Si Bjelica ay isa sa 10 players lamang na 6'10" o mas matangkad pa na merong shot percentage na 41.9% or better. Pumapangatlo siya kay Michael Porter Jr. na merong 44.5%, Davis Bertans 42.4%, Nemanja Bjelica 41.9%. Kaya kitang-kita natin na alam na alam ng Warriors kung ano yung mga players na bagay sa kanilang sistema. Parang kapalitan siya ni Draymond Green na stretch 4 din. Pwede rin silang pagsabayin. At balitang Lakers pa rin, ang dami nilang pinagkukuha ngayong araw na ito dun sa nakaraang video natin. Solid Lakers lang na video yun, pero eto hindi pa natatapos yung kanilang mga acquisitions. Pero simulan muna natin sa pagpapapirma nilang muli dito kay Talen Horton Tucker, kay THT. Obvious na obvious mga kabasketball, no? Pinakawala nila si Kyle Kuzma. Siguro mas nakikita nila na mas maganda ang potential nito dahil mas bata naman siya itong si THT para sa Lakers. Kaya naman binigyan nila ito ng 3-year $32 million contract. Sa pangalawang season lamang ni THT sa Lakers ay nakasama na siya kagad sa rotation kung saan nag-average siya ng 9 points 20.1 minutes lamang sa 65 games.
At heto pang matindi-tindi pang balita para sa Lakers mga kabasketball, si Kendrick Nunn, ang former Miami Heat, ay sumama na rin sa Lakers sa 2 taon na kontrata. $10 million ang halaga. Tinanggihan din nitong si Kendrick Nunn ang ilang mas magagandang alok sa kanya para sumama sa Lakers. Siyempre, baka gusto niya talagang magkampyon, ano? Siyempre, yun muna ang priority. Mga bata-batang players, kaka 26 anyos pa lamang nitong si Kendrick Nunn. Nag-average ito ng 15 points per game para sa Miami Heat sa kanyang unang 2 season. 36.4% from 3-point range. Kasama pa ang 38.1% nung nakaraang season. At isa pang shooter na naman ang nalipat sa Lakers, itong si Kent Bazemore na huling naglaro sa Golden State Warriors, ay kumuha na rin ng discount para sumama sa Lakers. Talagang dami ng shooters ng Lakers ngayon. Kapag hindi nila napagana yan, ay medyo baka mayari na si coach dyan. At dahil sa kinuha ng Los Angeles Lakers si Russell Westbrook at meron ka pang Kendrick Nunn na wala namang ibang pwedeng laruin na posisyon kundi point guard, ay mukhang itong si LeBron James ay magbabago ng kaunti sa kanilang laruan, sa kanilang sistema, no? Baka nga magpo-poste itong si LeBron James na kayang-kaya naman niya, ginagawa niya yan dati sa sistema ni Coach Eric Spoelstra nung siya'y nasa Miami Heat. Kaya tignan natin ang konting pagbabago na malamang na magaganap dito sa Lakers. Ayan muna ang ating pangalawang video. Kung di nyo napanood yung ating una, puntahan nyo lamang sa video section. Pag-usapan natin lahat yan, mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.